Okay guys, so this video ay pag-aaralan natin kung paano kumuha ng ND. Ano yung ND? Night Differential. So bago ang lahat, mga ka-employee, no, ang inyong lingkod, pulisya ko, kung kailangan nyo ng criminalistic assistant o isa po tayong criminologist, crime assistant, okay? Legal assistant. Huwag po kayong magdalawang isip na mag-PM or mag-subscribe sa ating channel at i-click ang join para sa karagdagang assistant. No? So, hindi masama ang maging empleyado. No? Ako ay naniniwala sa kasabihan na maraming yayaman o yayaman ka bilang isang empleyado. Kabaliktaran na mga sinasabi ng mga expert to na walang yumayaman sa pagiging empleyado. Delete po yung ganung kasabihan. Okay? Ito, sa akin mo lang to, the sins behind. Sins behind, no? Kung yung ang kumpanya mo ay kaya mong pagyamanin, bakit hindi mo ang sarili mo? Bakit hindi mo kayang pagyamanin? Diba? That's the reason behind the sins. At pangalawa, kung yung kampanya mo nga, kumikita ng dahil sa iyo. Bakit yung kumpanya mo, kumpanya natin, hindi natin gamitin para kumita na para sa iyo naman? Oh, nagulat ka, no? Oh, hindi. Sige. So mga ka-employee, ito ay simpleng pag-iisip lamang na kung gaano ba talaga ang night differential. So sa mga, nag-duty na wala nang ginawa kundi i-compute ang sahod sa darating na sahod. Oh, good luck sa inyo. So wag po tayong mag-focus sa sahod lang. Imbis na paulit-ulit nating compute-in yung sahod nyo, ang hanapin nyo, paano ka ba kikita habang ikaw ay nagtatrabaho? In short, passive income. Oh, di ba? Ito mo lang niya matututunan. So, think about it. Huwag mong isipin yung salary mo. Nandiyan na yan, hindi na magbabago yan. Kahit balik-balik na rin mo yan, hindi magbabago yan. Okay? So, first, night differential. Ano nga ba itong panggabi? Ang panggabi, guys, ang covered ng night differential, hindi whole night. Ang night differential ay nagpo-call lamang yan sa from 10 p.m. to 6 a.m. So, tandaan natin, alas 10 hanggang alas 6 ng umaga. Alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Okay? So, bago yan, bago nyo matutunan yung mga bagay na yan, yung pagkuhan, pag-night differential, kailangan nyo munang matutunan, first thing to do is percentage. Ang pagkuha ng percentage. Oh, 10% lang ang kailangan natin. So, simple lang. Kunin mo yung calculator mo sa cellphone o may calculator kang katabi. O, halimbawa, yung principal. Ano mo ha? Basic. Ang 10% ng 1,000 ay 100. O, ang pagkuha niyan, 1,000 times 10, pinutin mo yung percent. Ang lalabas dyan, yan yung percentage. Okay? Sa sahod, may tinatawag tayong 10%, additional 10%, pero tinatawag na 25%. Okay? So, ngayon, okay na, alam mo nang kumuha ng percentage, paano naman ito yung i-compute? Basic, di ba? For example, ang isang araw mo ay 1,000. Kinumpute ko na ito, ha? So, ang 1,000, ang isang araw mo, ngayon, ang duty mo is 9 p.m. to 6 a.m. Parang GY, no? Graveyard duty. Hindi mo iisipin yun na buong oras na yun na 9 hours duty mo o 8 hours duty mo ay covered yun ng night differential. Ang covered yung kapatid from 10 p.m. to 6 a.m. So, ilang oras lang? 7 hours lang yung night differential mo. So ngayon, para makuha mo yung night differential mo per hour or per night, so kailangan mong i-divide
So, i-divide mo yung 1,000 sa 8. O, tapos yung resulta nun, o 7 hours lang, di ba? Ang covered ng net differential. O, i-divide-divide mo, so 125 per hours ang resulta nun. So, ang ND mo, so kunin mo yung 25, kasi ang sahod mo ay plus 10%, yung 125, i-multiply mo yan sa 10%. So, 125 times 10, pindutin mo yung percent, so ang lalabas dyan is 12.5. O, 12.50, ika nga ang isang oras mo. O, kung 7 hours, madali na, i-multiply mo lang ng 7 yan, ang resulta niyan is 87.5 in the whole night ang night differential mo. Yan, ganun lang. Diba? So ngayon, kung 13 days ka, i-multiply mo lang yan sa 13, so ang lalabas dyan is 1,137.5. So, iyon yung karagdagang sahod na madagdag sa sahod mo. So, 1,000 plus, 1,000 plus. O, diba? 1,137.5. O, diba? So, ganyan lang makumuha ng percentage. So, sana may natutunan kayong konti dito, lalong-lalo na yung mga minimum earners, no? Huwag po kayong mag-focus sa sahod lang. You look another opportunity na habang natutulog kayo, habang naka-duty kayo, ay kumikita kayo. Yan po ang aking paalala, mga ka-employee. Kasi kapag nangyari yan, na dyan lang kayo nakafocus sa sahod nyo, darating yung time na mauupos kayo, tatanda kayo, ang retirement mo ay kakapiranggot. In the age of 60 to 70, mamamatay ka na walang pera. Mamamatay ka sa sakit na wala kang pampagamot. At mamumulubi ka ngayon. Kung kani-kanino ka manghihingi sa mga anak mo, relatives mo, sisingilin mo ngayon yung mga natulungan mo na hindi naman nagbabayad, nagtatanawin ka, tandaan po natin, kapag tumulong kayo sa ngayon, do not expect too much na ibabalik yan sa inyo. Kaya pag tumulong kayo, huwag nyo nang asahan na may kapalit yan. Kung may kapalit man, it's better than good. Nakapuntos ka doon, tumama ka. Kasi ang pagtulong po ay kaligayahan. So, passion. So, if you expected too much na return, huwag ka nang tumulong. Masasaktan ka lang. Okay? So, maraming salamat po. Ang inyong lingkod, Polisya ko. At paalala po kung kailangan nyo ng legal assistant, huwag po kayong magdalawang isip na mag-membership sa ating channel. So may charge po yan, I think, sa ngayon, 125 pesos through GCash, load, or something card ang gagamitin nyo. Huwag po kayong manghinayang. Maliit na halaga lamang yan versus sa pagbabayad nyo ng abogado. Okay? So, thank you for watching, guys. See you again my next video. Ang inyong lingkod, Polisya ko.